Hi mga ka-farm, pinakaba tayo ni Miss Market kanina. Bumaba siya below 7,000 level. Buti na lang nakarecover siya before market close. Negative pa din ang general sentiment ng ating merkado, kaya doble ingat sa pagkitrade mga ka-farm. Check natin yung top 5 picks natin bukas. Tara guys, mag-chart na tayo. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders, welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer, guys, supportahan natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin nyo lang po yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng ating video. Salamat po. Buying signals and stock screening. Gumawa tayo ng video dyan. Ito yung itsura niya. Pakihanap na lang po dun sa ating tutorial playlist. In-explain ko dyan yung ating buying signals at kung paano ilalagay yung ating na-screen na stock sa isang spreadsheet. Ito yung top 5 picks natin para bukas. Nickel, NI, AR, BCOR, tsaka BC. Check natin si Nickel. Guys, check muna natin si PSEI. So makikita nyo yung price nya, nagsettle na below MA20. Tapos kanina, bumaba siya below 7,000 level. So ayaw natin bumaba yung price niya dyan kasi baka ma-invalidate na yung bull run natin dito sa market na to. Una-expect natin mag-stay siya dyan above 7,000 level, pero kung ganito yung galaw ng market, negative sentiments pa din generally, ingat-ingat sa pagtitrade. Magtitrade tayo, small allocation lang. Alam ko na discuss ko na dati to around this area yata. Check nyo yung video ko around December 21 to December 23. Andyan yun. Diniscuss ko kung anong gagawin kung bumababa yung market. So trade lightly, tas don't trade pag walang setup talaga. Dapat sigurado kayo sa setup bago kayo mag-trade. So ayan. Tsaka kung wala kayong ma-trade, okay lang yun. Meron talaga tayong time na hindi tayo dapat nag-trade. So may mga time talagang ganun. Yung nanonood ka lang, kung ano nangyayari doon sa chart, nag-aaral ka. So ganun lang guys. So ingat-ingat sa ganitong galaw ng market. Check na natin si Nickel. Si Nickel nag-consolidate siya ng konti. So, tatlong candle pa lang to. Hindi pa natin pa yung kanyang support, pero tingnan natin tong resistance na to. Kailangan ito yung ma-breakout niya. 5.74. Yan. Actually, pwede natin gawang box to. Ito na lang gawin nating resistance. Kasi ito, dalawang candle naman yung tumama na dito. Gawa natin ang box. Na-raise pa lang muna natin lahat guys ah. So, gawa natin ang box si Nickel. Breakout level natin. 5.74. Bibili tayo 5.75. Check tayo ng resistance para sa ating TP area. So medyo malayo-layo na din to. Hindi kal pa na, nasa 52 weeks high na siya. Check natin tong area na to. So ito guys. Check natin tong level na to, tsaka itong level na to. Itong peak.
So target TP natin. Percent dito sa isa, 11%. Pero na nakuhain natin 9%. Possible TP natin is 6.43. Possible gain natin dyan, 9.20. Check natin yung ating cut loss. 5.75 yung ating entry. Ito yung ating 4% cut loss. Kanina yung volume ni nickel below average, pero yung RSI niya nasa 79 na. So kung mag-breakout to bukas, sana may volume siya para pasok sa ating criteria. Next natin si Ni. Si Ni kanina malakas eh, kaso nga lang hindi niya na-maintain yung kanyang breakout. So babalik siya sa ating top 5 peaks. Kita nyo yung level niya, nasa breakout level na siya yung price niya ngayon. So ganun pa din yung ating plan. Breakout level niya is 3.29. so current price niya yun, ibili tayo after niya mag breakout 3.30. TP natin 3.57. so nakuha sa kaliwa sa peak niya tong candle na to. Cut loss natin 3.20. Nakuha natin yan kahapon sa ating trade plan calculator. So, gandahan dito kay Ni kanina. Ganda ng volume niya, above average. Tapos RSI niya, lampas ng 70. So, pasok na pasok sa criteria to si Ni pagka nag-breakout. Okay guys, yan si Ni. Next natin, si AR. So, guys, to si AR, isang galaw nito, alam nyo na, diba? Na-discuss na natin dati. Isang baba ng price nitong stock na to, around 4% na agad yung loss mo. Malaki yung upside niya, pero malaki din yung pwede nyong i-loss. Kaya pag nag-trade kayo ng ganitong stock, ingat lang. Dapat meron kayong strategy for exit tsaka for entry. Breakout level natin 0.0036. Bibili tayo 0.0037. Possible TP natin dito kay AR, itong peak ng candle na lang na to. Gamitin na natin siya. Initial TP. Possible gain natin dyan, 8%. Possible TP natin, 0.0039. Cut loss natin kay AR, 0.0036. So isang
drop lang ng price. Katulos na tayo dito kaagad. Kasi ito, ano, siguro sabihin ko na lang, ano, not for newbies to, itong AR. Kailangan talaga may experience ka na dito sa pagte-trade kung papasukin mo to sa AR. Itong cut loss natin, 0.0036. So, yan yung current price niya. So, isang tick lang, yun na yung ating cut loss. Tsaka yun na yung ating buy level. Tapos dalawang tick, yun na yung ating TP or initial TP. So ayan guys, ang ating plan K. AR, kanina below average yung volume niya, RSI niya nasa 70 na. Mag nag-breakout to, sana may volume. Kasi lalampas yung RSI niya sa 70. Pasok sa ating criteria to. Okay guys, yan si AR. Next natin, si B-Core. Gawa natin ang box decor. Breakout level niya 6.05. Bibili tayo 6.06. After niya mag breakout. Si B-Core malapit na din sa kanyang 52 weeks high. Target TP natin dito na lang sa dalawang candle na to. Actually pwede to, check na lang natin yung resistance na to. So medyo malapit na yung ating mga target TP. %7.3% dito na natin kuhain. Yung isa 4%. Possible gain natin diyan 7.31. Possible TP natin 6.50. Tapos ang cutters natin kay B-Core, check natin sa ating trade plan calculator, 6.06 B-Core. Kanina guys, yung kanyang volume below average, RSI niya nasa 65 na. So check natin kung magbe-breakout si B-Core bukas. And then yung last natin si BC. Si BC, maganda ang paggalaw kanina. Check muna natin yung volume ni BC. Ayan, may volume siya kanina, above average. RSI niya nasa 60. Iwan natin ang box si
BC. Pag nag-breakout si BC sa box na to, guys, hindi siya aabot sa 70 yung RSI niya. So, maliit na allocation lang ilalagay natin. Breakout level niya, 3.38. Bibili tayo, 3.39. Possible TP natin kay BC. Check natin itong area na to. Na lang. So, ito guys. Kita nyo siya dito. Before mag-peak. Possible gain natin kay BC. %8.70 possible TP natin, 3.67. Cut loss natin kay BC, 3.39 yung price. %3.28 4% cut loss. Check natin si BC bukas. Tingnan natin yung volume niya kanina, medyo malaki. Okay guys, yan yung ating top 5 picks para bukas, January 7. Questions and requests. So, si ma'am, ito may question siya. Good PM po. Ask ko lang kung paano po ba kung bibili ka ng EOD. Ano pong babasihan na pwedeng siyang tumaas sa opening kinabukasan? So, actually, ito, wala talaga tayong sure way na malalaman na tataas yung stock. Lahat to probability lang. So, ang ginagawa natin, nag-gather tayo ng evidence or yung mga criterias natin, yung mga indicators na sumasang-ayon dun sa ating bias na tataas siya. So, mas madaming indicator na sumasang-ayon sa atin, kunyari yung RSI, kung yung RSI niya ay nasa parabolic level na, yung mga MAs niya naka-align, yung MA20 above MA50, MA50 above MA100 or yung AOTS natin, naka-align sila. So, ibig sabihin, naka-uptrend siya. And yung price action natin. Yung Darbus box natin, yung box breakout dun, for price action siya talaga. Pag na-breakout niya yung box, ibig sabihin, natalo niya yung mga seller dun. So, kasi yung usually yung resistance, madami seller dyan. Mahirap makalusot. Yung mga bulls naman, yung mga buyers, kung natalo nila yung mga sellers, ibig sabihin malakas yung stock, madaming gustong bumili. Pag nalampasan nila yung resistance na yun, ibig sabihin medyo may momentum tayo. Pero hindi pa rin sigurado na hindi tayo 100 sure na tataas pa siya after niya mag-break yun. Parang nag-gather lang tayo ng mga evidence na i-stock up for us para mas tumaas yung ating bias na tataas yung stock after niya mag-breakout. Yun nga, yung box na yun, yung box breakout, ano din siya, ibig sabihin, pag na-breakout niya yung box, gagawa siya ng bagong higher high. So yun, price action pa din guys. Pero wala talaga tayong 100% probability na tataas siya. Nag-gather lang talaga tayo ng mga evidence or mga criteria natin
na sumasang-ayon na may momentum yung stock. So ganun lang guys. Kaya meron din tayong cut loss. Kasi kung hindi man sumang-ayon sa atin yung bias natin, magka-cut loss tayo. Okay, kay ma'am pa din ito. So kaya daw tinanong niya 'yon kasi ipit na ipit siya sa GT Cup. Di ko na na-cut loss, minus 17% siya nang hinayang na akong i-cut. Gusto niya mag-average down. So hindi na natin sasabihin yung pangalan ni ma'am. Check natin si GT Cup. Sa akin, kung ganyan 17% loss, actually dapat guys, huwag nyo nang paabuti ng 17% loss. 4% pa lang, out na kayo. Tingnan nga natin to guys. Tingnan natin kung saan nakapasok si ma'am. Yan. May box dyan. May box dito. So kung dito siya nakapasok, ilan percent yung pataas? So medyo malaki na din to. Kung naglalagay siya ng stop, 4%, pwede ka na mag-cut dito. Yan, sa 4%. Pero kung hindi ka nakapag-cut yan, another chance, itong resistance na to. So, parang bumalik siya sa box, diba guys? Yan, yung box niya. Bumalik siya dito sa box. Pwede na uli mag-cut yan. Hindi ka pa nakapag-cut yan, pwede uli mag-cut dito. Pero medyo malaki na to guys. Check natin. Yan, percent ka na dyan. Pag dyan ka nag-cut. Malaki-laki na din, 14%. Pero kung ako yung tatanungin, kung ako lang guys ah, cut na to. Kahit 17% pa siya. Pero kung newbie ka, and di ka pa naman kumikita ng malaki sa stock, medyo mahirapan kang mag-cut dito. Kasi 17% loss. Sabihin natin 10,000 yung pera mo dito. Or para madali lang bilangin, kung 10,000, 17% loss, 1,700, di ba? So kung gusto mo mag-average down dito, huwag ka mag-average down habang pababa pa yung stock. So, yun ang suggestion ko. Huwag kang bibili ng... Huwag kang mag-average down hanggat pababa pa siya. Tapos, hanap ka ng mga support. For example, ito support niya to. Pwede mo siyang gawin support. Ito sana, kaso lumampas na siya eh. Yan. So, ilang candle tinamaan dyan? One, ito isa. Sa taas nitong candle na to, ito, support niya, then support. So, tatlong candle. Kaso bumaba na siya, parang itong naging support uli. Itong red candle na to. So, hanap ka ng mga support. Ito, pwede itong support. Itong area na to. Pwede pa siyang bumaba dyan, hanggang dyan. Kung mag-average down ka naman, hintayin mo siya. Maghihintay ka din naman kasi mag-average down ka, maghihintay ka din yan. So, hintayin mo lang siya kung bababa pa siya. Or kung mag-i-stabilize na yung price niya dito sa support na yan. Mag-i-stabilize siya dyan. Tapos gumawa siya ng structure. Kunyari, makakagawa ka ng box kagaya nito. Tsaka nito, makakagawa ka ng box, pwede mo siyang gawa ng plan. For example, dito sa structure dito. So, yan yung breakout niya. Kung maka-breakout siya dyan, pwede kang bumili ng pang-average down mo. So, huwag kang bibili hanggat bumababa pa yung stock. So, huwag kang munang bumibili. Hintayin mo muna siya magkaroon ng structure. Dito ka bumili. Breakout.
So kung susundin mo yung ating system, breakout trader tayo. Okay, ilang percent ka na dyan kung nag-breakout siya dyan? Magbibenta ka doon sa Tok-Tok. 13%. For example pala, ito. Nangyari uli dito. Yan, itong makakagawa ka na ng box dito eh. Yan. Ang nangyari dyan, kung nag-breakout siya dyan, 10% ka na. Kung tumaas pa siya dun sa breakout level niya, 10%. Kung nakabili ka dito, tapos dito ka, bumili ka uli dito. So, nag-average down ka. Medyo may kita ka na yan. So, hintayin mo siya magkaroon na structure kagaya nito bago ka bumili. Huwag bigla-bigla yung bili natin. Kailangan meron ka pa din plan. And then, kung hindi pa siya nag-support dyan, kailangan mo mag-define ng final ano mo talaga. Final support. Kung ano yung at masasabi mo na, ay tama na to, magka-cut na talaga ako. So, kung suggestion ko, hanap ka ng support. Pag nag-breakdown pa din doon, magbenta ka na kasi hindi mo alam kung gasan na bababa na yan. Medyo mahirap nang baka sakali. So, magagamit mo pa yung pera mo kasi pag ganito, magagamit mo pa yung pera mo sa ibang tumataas na stock eh. Kung nagbenta ka dito nung nag-breakdown, tapos nilagay mo siya sa APL or sa dito, or sa ASN ng mga panahon na yun, baka medyo tumaas pa yung price, di ba? Nabawi mo na yung loss mo dito, yung 4% loss mo dito. So, ganun guys. Itong CGT cup naman, pangit nung candle niya nung dalawang huling araw, pero yung indication na uptrend siya, intact pa naman. Makikita nyo dito yung mga MAs natin. Sabi natin, di ba? AOTS, indication siya na uptrend pa siya. So, ito, naka-AOTS pa siya. MA20, MA50, MA100. So, ganun lang. Pero mag-define ka ng area na pag tumama talaga dun or kung na-break niya talaga yun. For example, ito nga, itong support dito, kung ma-break niya pa yan, benta ka na talaga. Sabihin mo sa sarili mo, pag nag-break dyan, yung price, benta na talaga ako. Tsaka huwag mo nasisihin kung tataas pa yung price, huwag mo nasisihin sarili mo. Kasi ganun talaga, napagdadaanan natin lahat ng mga itong kalalaking loss. Kasi hindi tayo nagka-cut loss. Importante talaga cut loss. Kung dito pa lang nag-cut loss ka na nga dito sa gumawa ka ng box dito, tapos na-breakout niya. Ito may box dito. Tapos nag-breakout siya dyan. Kung hindi ka nakapag-TP dito sa taas, tapos nag-down siya, 4%, benta ka na dito. Hindi ka pa din nakabenta, bumalik sa box, benta ka na. Ganun guys. So yung cut loss natin, importante. Kung mag-average down ka, lagyan mo pa din ng plan, lagyan mo ng sistema, para hindi yung nanghula tayo. So ito, kailangan magkaroon siya structure dyan. Tapos break niya uli. So inulit ko lang, di ba guys? So summary na lang yun. Kailangan may structure siya. Breakout, tsaka bibili. Pag hindi pa din, pag bumalik uli sa box, pwede ka na mag-cut siguro. Kunyari, nagawa siya ng structure dito. Bumalik uli sa box. Pwede ka na mag-cut kasi mahina talaga i-stock. Ang importante dito, magagamit mo uli yung pera mo sa ibang trending stock or momentum stock. Yun guys. Practice lang natin yung cut loss. Yung risk management natin, may mga mababasa kayong libro about risk management, basahin nyo. Tsaka yung sa psychology ng cut loss, may mababasa kayong libro doon, basahin nyo kasi importante to, yung nagka-cut loss kayo. Ito yung magsasalba sa inyong
pork na hindi malagas o hindi malaki yung mababawas pagka mali yung bias nyo. Okay guys, yan yung ating sagot kay ma'am. Yan. Okay, si Sir Ian naman, question. Sir, ilang percent usually ng pork mo ang allocated per stock? Ngayon, 5 yung aking nakalagay sa aking pork. So, hati-hati sila dun. Pero, binabala ko gawing 3 to 2 lang kasi para mas concentrated ako dun sa stock. Tsaka kung masapul ko man yung stock, medyo malaki, di ba? Malaki yung gain. Kasi pag ganito, pag lima yung stock mo, nahati-hati yung total equity. So, ayun. Bawas yung, kunyari, may tumaas dun ng 10%, 20%. Medyo maliit yung kita. Compared dun sa tatlo lang yung naman ng port mo, medyo malalaki yung allocation. So, masasapul mo yung, kunyari, may tumaas na 30%. So, kagaya nung kay last Monday, nasapul ko si Dito, tsaka si MM. 30% pareho yun. So, kung medyo malaki yung, mas malaki pa yung nilagay ko dun, kunyari, tatlo lang sila, hinati-hati ko dun, medyo malaki yung kikitain. So, ngayon, kinita ko sa kanila, kasi lima sila. Ayun, medyo bawas ng konti. So, by tranche po ba ginagawa mong pagbili ng BO Place? Oh, by tranche ang maganda kasi ano siya, mas safe. Kung magpo-pulse breakout man siya, maliit lang yung lugi mo. Tapos kung mag-i-stay na siya dun sa taas, tapos bumili ka uli EOD, nasa taas na yung price ng breakout natin, yung breakout level natin, nasa taas na siya, nag-breakout na yung price. Bibili uli ako nun para full allocation na. So kung intraday ako bibili, half lang, nag-breakout, para kung magpo-pulse breakout siya, konti lang yung lugi ko. Pero pag nag-breakout naman, tapos nakita ko malakas yung momentum, so by experience, pag malakas yung momentum niya, mararamdaman mo naman yun kung may experience ka na, full allocation ka, tapos ano lang, extra ingat lang sa pag-cut. So kunyari, nag-breakout siya, nag-full allocation ako. Kakat ko yun, ano na, pagkabalik ng box, cut ka agad. Kasi medyo malaki yung allocation, yun nga, para konti lang din yung, hindi ko na hintayin umabot pa ng minus 4% yung ano ko, yung cut loss. Kasi medyo malaki yung nilagay kong allocation. So pagbalik ng box yun, ibig sabihin mali yung bias ko. So cut na siya kaagad, around 2% to 3% lang yun. Okay? So sell 50% po ba ginagawa mo pag na-hit yung TP? Hanggang di na-hit ng minus percent. Ito. Okay, yung TP, pag na-hit yung TP, benta ka agad kahit anong mangyari. 50%, benta ka agad. Kahit alam mong malakas yung momentum. Pero, nakikita mo yun eh. Yung TP mo, pag ginaanan niya, pag ginaanan lang ng price, hindi ka muna magbibenta, syempre, kasi lalampasan niya na yun eh. Mag-trail stop ka na pagkalampas doon sa TP mo. Pero kung dinahandahan niya yung TP mo, kunyari nag-stay dun sa TP area, yung price ng medyo matagal, benta na ako 50%. Tapos yung 50%, hintayin ko na lang kung hanggang sa siya umabot or kung bababa siya, abutin yung aking trail stop na minus 4%, dun ako magbibenta. Or kung lalampas pa siya sa TP tapos dumire-diretso siya, makita ako ng konting weakness, magbibenta na ako. So, sell on strength tayo. Kunyari, may strength pa yung momentum, tapos medyo huminto ng konti, doon na ako magbibenta. Or kahit di pa siya umabot sa peak eh, kasi di ko naman iniisip na makukuha ko talaga yung peak. Basta't may momentum, sell on strength. Para iwas na din yung kunyari, nagka-take profit na yung mga traders, hindi ka na makikipaghabulan sa pagbenta. So hanggang di nahihit yung minus 4% trail stop, tapos di ka magbebenta. Yun nga, TP, magbebenta na ako 50%. Tapos kung mahit yung trail stop, magbebenta syempre. Pero kung lumampas siya doon sa TP,
Excel on strength ka. Okay, I know it depends on us, pero ano pa yung issue at ginagawa? Yan, yun yung ginagawa ko, sir. Iyan. So, sana yan, nasagot ko yung mga questions nyo. Yan, guys. Dito na tayo sa ating FYI stock. Si FNI, PHR, tsaka si dito. Check natin si FNI. FNI, binabantayan natin to kasi kahapon nasa FYI stocks din natin to. So yan, sabi natin pag lumampas ng 3, bibili na tayo. So kanina bumili ako dito pero medyo mataas na, 3.11, kasi bumalik yung price nya. So dapat nawala sa isip ko, dapat bumili ako nung EOD din. Kasi nung pagbili ko dito, kalahati lang nung price kasi intraday. So 50% allocation lang yung binili ko. Tapos nung nag-close, dapat bumili ko ng kalahati pa. So nawala sa isip ko. Pangit din kasi nung market kanina, kaya nawawala yung isip mo dun sa pag-trade masyado. Yan, check natin si FNI. Tignan ko kung bukas ng umaga, kung may momentum siya, baka magdagdag ako. Kasi lumampas na siya dun sa aking breakout level na 3.0. Okay, FNI. Next natin, FYI stock, PHR. PHR naman, yan, siya yung nag-breakout kanina na stock. Hindi natin nasama sa breakout candidates natin kahapon kasi yung RSI niya kahapon nasa 55, so hindi siya lumabas sa screener. Tapos kanina nakikita na lang natin tumataas siya. Ayan. So ito yung breakout level niya, 3.35. So yung price niya 3.36 na. So officially naka-breakout siya. Babantayan natin to bukas. Makikita nyo, may volume din siya. Ilang araw na. Kasi nga lang yung RSI niya, medyo mababa pa. So kung papasok ako dito bukas, maliit na allocation lang, hintayin natin magparabolic yung kanyang RSI. Siguro dito siya magparabolic na. 3.49. Tignan natin kung bibili tayo ng 50% dito sa open, kung hindi siya bumaba dyan sa loob ng darkest box, 3.36, tapos isang pag breakout dito sa 3.50, or kung gusto nyo bilhin na lang kayo pag breakout dyan sa 3.50. So baka may momentum na to pag nag breakout pa siya dyan. Okay, PHR. And then si dito, si dito naman, check natin yung bounce niya. So usually 3 red candle bago siya mag-bounce, or bago mag-bounce yung isang stock. Pero titingnan natin, hindi naman siya ano, hindi naman siya foolproof talaga na 3 red candle, pero check natin. So parang respect ni dito yung gap na to. Ito may gap dito, yun siya huminto. Tingnan natin kung saan siya magbabounce bukas. Pwede kayong gumamit ng PIB. Kanina, nagbounce siya sa gitna nitong dalawang PIB na to. Yung ginagawa ko, guys, kung gumagamit ako ng PIB, kung magbabounce, sinecheck ko yung level niya. Lumusot siya dito kanina sa 10.92. So yan yung aking significant level. Kung magbe-breakout siya uli dyan, baka bumili ko ng kalahati. So pag bounce, ano lang, maliit na allocation lang. Tsaka yun nga, diba, yung PSEI natin, hindi maganda yung performance ngayon.
bumababa yung price ni PSEI, kaya hinay-hinay lang tayo sa pagte-trade. Ito si dito, di ko alam kung ite-trade ko siya, kung magbo-bounce siya, kasi hinahanap kasi natin, di ba, yung momentum ng stock. Itong mga pababang stock kasi medyo against sa ating system, kasi pababa siya. Ang system kasi natin, hinahanap natin yung mga pataas na, yung naka-establish na ng momentum. Okay? Pero check pa din natin. Tingnan natin kung paggagawa siya uli ng isang red candle. Baka pag gumawa siya ng isang red candle, dito yung area na pag-stayan niya, or dito siya mag-bounce around this two area. Dito sa 50% ng fib, tsaka dito sa 6.18%. Tingnan natin bukas. Okay. So, open port. Ayan, kanina. Meron na naman issue kay COL. So, ang problema ko kanina kay COL. Check nga natin COL. So, ayan guys, ito na yung COL ko. Check nga natin yung starting natin kay COL. So, starting natin kay COL. 22,133. Ngayon, ano na siya? 26,707. Kanina, hindi sana ako magkakaroon ng gain ng 1,083 pesos. Kasi gusto ko na ibenta si PA, kasi nagkakagulo nga kanina kay COL. So, nag-order na ako 1.35. Pero kalahati na lang ito, diba guys? Binenta ko na yung kalahati kahapon. So, kalahati na lang siya. Binibenta ko na siya ng 1.35, ay 1.36 pala, nung around 1.37 yung kanyang price. So binibenta ko na siya, kasi hindi ko siya mabenta kasi pinaprocess pa ni Cole yung order ko. So umabot na lang, bumaba na lang, bumaba rin yung price. Tapos tingnan natin si PA, tingnan natin yung chart ni PA. Yung chart ni PA, nakabilay ko dito kay PA pagka breakout dito sa 1.17. so kung nanood kayo dati ng video ko kung paano ako bumibili, inaabangan ko siya dito sa breakout area na talaga bago maubos yung aside. So, bago siya maubos, nagbibid na ako. So, nakakasabay ako dyan, nakasabay ako dito 1.19. tapos nakabenta ako kahapon 1.46, pero yun si Cole nga, binibenta ko dito sa ano. So, makikita nyo guys, itong TP level natin, nire-respect ko siya kasi dyan ako nagbibenta 50%. So pagdating dyan sa 1.42, nag-order na ako 1.42, sell 50%, kaso ang tagal hindi niya na-hit. Pinaprocess niya pa, ang tagal lumabas nung view modify order mo, hindi lumalabas yung view modify order. Tapos nung lumabas siya, ay hindi na pala siya talaga lumabas, lumabas na lang yung transaction. So nabenta siya 1.46. So yun, salamat dun kasi 1.46 nabenta siya, ay 1.42 lang yung order ko. Tapos, binibenta ko kahapon uli yung kalahati, 1.44, kasi bumababa na siya eh. Ang problema, hindi din nabenta hanggang sa mag-close. So, meron pa akong kalahati kanina. Tapos ayan, tumaas uli sa open, tumaas uli ito si PA hanggang 1.44, kasi hindi na ako nagbenta. Tapos nung bumababa siya, magbibenta na ako ng 1.37. Kaso yun nga, hindi na naman maka-order kay Cole yung order ko, ang tagal mag-process. So hanggang bumaba na siya ng bumaba, siguro dito na na-process nung nasa 127-128 area na. O, tas ano ba, tas bumaba pa siya hanggang dito sa labas ng box, tas lumabas yung order ko. May cancel na ako ng order.
So tinignan ko itong support na to, itong Darvas box sa taas. So sabi ko pagka nag-breakout siya uli dyan, yung price niya, bibili ko kasi ito si pa may momentum pa naman siya. So AOTS pa din siya. Tapos ito, valid support naman siya kung babalik siya. So yun, nakabili ko uli sa 1.19. Tapos ngayon, ayan na yung aking port ngayon. So 1.1935 yung aking average. Tapos ayan. So ilan percent gain na din. So 4,500 yata yung gain na. Sana magtuloy-tuloy siya bukas. Tingnan natin kung hanggang saan aabot to. Wala naman akong target. Basta tingnan lang natin kung hanggang saan siya aabot. Okay guys. So ito quote natin, it's your reaction to adversity, that adversity itself, that determines how your life story will develop. So ayan guys. Alam ko madaming may aberya kanina, pero hindi yun yung nag-define ng ating sarili. So yung reaction natin sa adversity, yun yung mag-define sa atin. Kaya huwag tayong mawawala ng pag-asa. Kung may mga adversity, hanapan natin ng paraan kung paano tayo paano natin siya ma-overcome o kung paano tayo makaka-sidestep dun sa adversity. So yun lang, keep on trading. Experience na talaga itong trading guys. Experience and kung makaka-develop ka ng system na akmado sa personality mo. Okay. Yan guys, salamat sa panonood. Please subscribe to our channel, like and comment. Pakipindot na din yung bell sa ilalim para ma-notify kayo pag may bago akong video na inilabas. Supportan po natin ang ating channel. Good luck sa atin bukas and God bless.